platform ng ito po yung pinaka-show online na rin Cathy Garcia-Molina. It's very fresh po mapapanood para magkaroon tayo ng idea kung what the Hello Love Goodbye is. So, are we ready to play the guitar? Correct? Alam naman natin na hindi 100% ang pagtanggap ng mga tao sa kanila. We will do our best to give a good story, maging worth it naman yung risk na tinake ng dalawa. Yung role ng dalawa, medyo daring. Kathryn is able to do things that she has never done before. She really is mature. Bumilid na agad ako sa kanya to take on this risk, even hindi. Si Joy, gagawin siya ng nurse sa Pilipinas. Pumunta siya sa Hong Kong kasi kailangan niya ng malaking sarilo, nag-engage siya. Seryoso siyang tao sa pangayos sa personality. Hindi siya masyadong masyadong na. Lahat ang hindi niya lang. Very much so. Masitan, di ba pag umalis ito? Iba rin yung itan pag natin dito. Makikilala siya na muna, iba yung galing, iba yung personality, hindi rin yung sadin niya makakalit. Yung story kasi, journey siya ng dalawang characters. Parang bearing of souls. Pagkakapilan na, bago sa akin yung role, hindi ko talaga galit. Pagdating dito, ito yung mas malapit sa akin. Yung galit, hindi na lang ito. I'm not saying that. Ang itan kasi na, hindi itan. Bad boy. Bad boy. Nang sa Barcelona, nag-shoot kami na lang yung abroad. Akala ko yung dati na this is the hardest so far na ipinagawa ko sa isang artista. Hindi ko yung kinan. Parang nilusin niya kung paano yung tao parang natinunan. Sabi yung aking naging artista. So hindi alam kung paano maging normal na tao. O may hirapan siyang bigyan ng buhay kung hindi niya alam kung ano ang lahat ng ito. Pinagawa sa kanya ng totoo ay ask mommy to back off and I am very happy that mommy obliged. In other words, I stripped her off yung pagiging artista. I will bring out what I need from Kathryn to be Joy, even if it means pag-aakabag tayo. Lahat pwede mong gawin except one thing. In fact, pinagbawalan ko siya to communicate with DJ. Kasi it will bring her back to her Kathryn self. And this is ko, sabi daw kay mami, ayaw ka na, uwi na, kabili mo na ako ng ticket. Si Alden, ganun din. Kaya si Alden kasi iba ang role. So he had a different track, no? Pero isa pa rin ang sinabi ko. I will not treat as an actor. In fairness naman kay Alden and his team, mababait naman sila, hindi of life. Alam po, naninibago siya. Siguro, bihira naman director yung ganito pa sa albahe. Talagang si Joy ang nakikita na pinapanood ko na nagsasalita ang ito ay may hirapan. Be there. But he knows. He knows that I am just doing that for them. So, no, grabe. Ang maganda ka kasi kay Drake. Alam niya kung ano yung gusto niya makita sa isang eksena. Hindi mahirap pakinggan yung instructions kasi susundin mo lang siya para magawa mo ng tama yung scene. At ang ending, mas maganda pa dun sa inang alam mo kaya mong gawin. So, thank you, Drake. I don't even find him guwapo. Pero naman yun. Ang guwapo ni Alden sa pelikula, I must admit, na nakita ko sila, I was happy. I would always wonder how they would deliver, how they would act it out, and they surprised. Alam ko nahihirapan sila, but they delivered. Pag sinasabi na, naku, mahirap yan, ako naniniwala. Kasi it turns out not to be that hard. Except ito. Pag-ayaw ko yung babae, sabihan ko agad ng I love you para matakot sa kanil mayo.
Eh, I love you. Ikasa, gusto kita eh. So sorry, I don't love you. Di pala naman ulit sa nangyagawa mo. Wala ka talaga ibang ginagawa sa buhay mo. Oo ka. I love you. I don't love you. Dito lang ako. Alam mo, Paul, pinapaalala ko lang, aalis si Joel. Paano kung napakita ko sa kanya na hindi na niya kailangan umalis para magkaroon ng magandang buhay? Hindi pwede magkaroon ng us. Hindi pwede. Wala nangangal pa akong future. Para sa pamilya ko. Hindi kita pwede mahalin. And I'll take whatever you can give. Stars will present for the first time Kathryn Bernardo and Alden Richards in the film Cathy Garcia-Molina. Ano naman nilang gusto ko ng next day? Hindi naman mo para pinag-alimutan ka? Ang mahal mo ko, bakit hindi ako piliin mo ko? Ang mahal mo ko, bakit hindi ako piliin mo ako? Idea was this to have the two teamed up in a movie. Parehong prime stars ng dalawang magkaibang studio. And then, the title alone is very intriguing. Who thought of the title? Kami. Charot. Asa na? Masasagot ko po yung iba. Ano nga boy? Paano, bakit sila? Actually, ang nag-suggest nito si Inang and Roxy. Pero bago po yun, matagal na proseso, Manay Etz. Kasi, syempre, kwento-kwento muna. Sinabi sa akin yung kwento. Finally, nagustuhan ko. And basically, the kwento is about two strangers. So sabi namin, who would best fit the role for Kathryn? Parang wala kaming maisip na taga-ABS kasi I think Kathryn has worked with them. So, mas maganda kung fresh. So, Inang, brilliantly, and Roxy thought of Alden. Ako na-excite right away kasi, una, posible pala yun. Kasi alam naman natin, di ba, yung tawid bakod na ganyan, di ba? So, natuwa akong pwede. Natuwa ako kasi hindi ko alam ano ang ibibigay ng tandem nila. It excited me. Kasi, di ba, pag kilala ko artista, more or less alam ko paano bigay. Alden, I have never watched him. I have never seen him act
So, ang fresh sa akin po. Yung title, hindi ko alam. Ang tarami pong pinagdaanan, more than 100. Pero unang lumabas po to, Hello Love, comma Goodbye. Pero pinalagyan ko lang po ng comma dun sa Hello para may bigay na ang kwento, may iba-ibang sinasabi. Parang every word stands for something. Yun lang, ang seryoso ko. Ayoko na magpantalon, talaga. So, paano yung pronounce ng delikati yung title? Yeah, Hello, Love, Goodbye. Ayun. Magpo-pause. May hinga. Ngayon, gusto kong itanong sa dalawa, kay Alden and, of course, si Catherine. Pakisabi naman sa amin kung paano yung first encounter you with each other. Yung first po talaga. Kasi meron po kami. Magandang gabi po sa inyong lahat. First time ko makita nagganito ka po no for your press conference. Maraming salamat po sa suporta sa mga mahal naming press and of course sa fans ni Alden, mga Cathyels and kay Maymay lahat. Maraming salamat po. Okay, back to the question. Ano po ulit? Ayong first encounter. Nagtanong po kami kasi nag-meet na po kami ni Alden before, pero hindi pa formally sa mga events. Tapos meron kami isang common endorsement before. Pero yung talagang nag-meet kami na for this movie, yun po yung nung StoryCon. Opo, yun po yung mga panahong mukha pa po akong tito ni Kat. Medyo chubby pa siya. Opo, malaki pa po yung buhay ko nun. Yan, so pinag-meet po kami for the first time and then yun, after pinasant na po yung story and then weeks after, nag-fly na po agad sa Hong Kong. Ay, look test na po after po namin mag-meet. So medyo mabilis po yung mga pangyayari. Yan po. Anong first impression mo kay Catherine? Yes po. Opo, magandang gabi po to all the members of the press, to all the fans clubs that are here. Maraming salamat po for being here tonight to join us para po sa press con. Well, tita, yung first impression ko po kay Kat, kasi nag-meet na po nga kami before sa ibang events. We have, nagkakasama na po kami sa mga endorsements na event, mostly event, not really on the shoot. So, si Kat po very warm ever since. Pero nung nakasama ko po siya during the story ko, there's more to that pala. She's very nice, very sweet. Tapos sobrang, parang hindi po ako nahirapang mapalagay yung loob ko sa kanya kasi parang hinayaan lang po niya ako to be nice to her. I think yun po yung naging secret po ng working relationship and friendship po namin. Walang pilihan. Wala pong pinili sa aming dalawa na. Wala pong nagsabi na wala pa rin to kayo off-camp para lumabas yung chemistry on-camp. Pinabayaan lang po kami ng lahat ng tao, especially po si Dre Cathy. There were no special instructions for us na may kailangan namin gawing off-camp para mag-materialize on-screen. So, I'm very happy po na naging ganun kagaan at ganun kadali yung naging working relationship po ko with Kathryn Direct, especially the World of Star Cinema. Thank you. Ang susunod na magtatanong ni AJ ay isang professor ng mass comm and who also writes for Manila Bulletin and Tempo, Mr. Nestor Quartero. Oh, iba ang intro mo ngayon kay Kuya Ness, ha? Ayan po ang media kaya ng Europe, tsaka Middle East po, dyan sila nalang, Say hi to them, ayan po sila nasa kalakas sa TV. Saan po yung camera? Saan ang camera nito? Ito. Ito po yung Manila. Saan? Nasa may ilaw daw yung camera na yan, ang mga Europe and Middle East, ayan sila. Say hi, hindi pa sila tutulog, alas pa sila ng madaling araw. They're watching. Okay. Go ahead, Tito Nestor. Tito Nestor. Good evening. May I ask Director Cathy, how this film is obviously from the romantic scene in the trailer. It is obviously not a romantic comedy. How would you classify your new film? Romantic drama? With a little bit of... Kaya po nandyan si Joro, si Jeff, si Kaka, si Lovely, saka si Maymay, para tulungan akong itaas ng konti kasi drama talaga siya. Love,
love story po, romantic drama po. Are you evolving towards a new genre? Ayaw mo na lang rom-com? Ay, no, hindi ko po ayawan kung ano ang naglagay sa akin, kung ano man ang kinatatayuan ko. I would always love to do rom-coms po, but Kathryn, I believe doesn't need a rom-com muna. Especially after The House of Us, parang kailangan sundan ng mas, I would call it daring or mas matapang na role at mas matapang na kwento, therefore entailing not a rom-com movie. Kathryn, evolution mo, no? From Barcelona to House of Us and now Hello, Love, Goodbye. You can see a pattern that you're heading towards more serious roles. Na parang, hindi na nga yung rom-com, diba? You're no longer the rom-com star of the past, but now you're a serious actress. Why being actress of that? Siguro, medyo ganun nga po, Tito, pero mahal ko rin gawin ng rom-com, as in enjoy ko po siya gawin, kaya yun siguro yung na-miss kong gawin dito sa Hello, Love, Goodbye, kasi si Joy, wala siyang, hindi siya ganun tao. So, ang hirap humiwalay dun po. And yun nga, sabi nyo nga po, yung House of Us kasi may konting pagka, ano po, quirky yung character po ni George eh. Pero dito kasi, ang layo niya kay Joy. As in, Joy yung pangalan niya, pero wala siyang Joy na tao hanggang dumating si Ethan. Kaya, nahirapan po ako sa transition na yun. Tsaka hindi ko masasabi na hindi ko na-miss gumawa ng rom-com kasi parang gusto mo rin minsan gawin, yung parang baliin konti. Pero siguro perfect po yung movie na to, yung material na to, para tumawid dun ng konti. Kasi medyo malaki po yung hiningi ng character. And pero or in the future, open naman of course sa rom-com and with direct Cathy. Pero sa ngayon, parang nag-break po muna doon. Medyo seryoso talaga yung mapapanood niyo sa House of Us. Hello, Love, Goodbye po. Sorry. Automatic. Yan po. Nominated ka sa Eddie Awards. Yay! Congratulations! Punta ka sa Sunday. Sunday's awards night. Sunday's awards night. My God. Frontier. Wow. Medyo promo pa, pero thank you. Thank you. Yay. See, they will take note of that people. I will ask Alden, you lost a lot of weight for this time. Ano yan? Sumusta na yan. Was it because you said how? Yes po, it was. Kasi the first time I met Direk Cathy po was also the story conference. And Direk, okay ba i-share ko yung ano? Oo naman! Okay po! Ano sabi na siya? During the look test po, we did a couple of looks. Kami po ni Kat. Actually, more on my part po eh. Well, si Kat din po nagpalit. Pero parang nakikita ko na po kay Direk. Parang may hinahanap. Parang. Tapos, parang naghahanap po ng panga. So nung nag-take na po kami ng mga test look mga test shots, tapos parang hindi na po yata napigilan ni Direk. Sabi niya, Alden, halika dito, tingnan mo ang taba mo. Opo, pero parang yun po yung nag-drive talaga sa akin, na parang after the look test po, 1 month pa yata yung Direk preparation natin bago po tayo nag-Hong Kong. Sabi ko, Direk, pag nakita niyo po ako ulit, hindi na po ganyan ang itsura ko. Mas mataba na. Mas mataba na. Pero, and he kept his word. Yes po. Parang, yun po talaga yung sinigurado ko na, it was a conscious effort kasi way back po, my last project during that time was Victor Magtanggol and I had to gain some muscle, pero ang nag-gain ko po, taba yata, naging diet ko nun. Pero, marami po akong naging discovery sa sarili ko with this movie. And I'm really happy I was able to work with these amazing people and amazing director. Kasi binago po ni Direk yung the way I see my work now. Na hindi pwedeng half-bake ang commitment. Kailangan pag may ginagawa ka, boost mo lahat. How much did you lose? Around 20 to 25 pounds po. Wow. In a month and a half. How long? Sarili ko pong program. I never asked for any help. I just did my own workouts, did my own parang meals and diet.
Yun, so kaya ko pala siya mag-isa. Hello, welcome our friends from GMA. Hello! Yes! Sarah, speaking of GMA, since Alden has crossed over to ABS-CBN for a film, what is the possibility of Cathy Bernardo doing a project for GMA? Let's cross the bridge when we get there. Let's see. Ako, okay po sa akin. Kung payagan po nila, diba? I would love to cross over naman. And masaya kami ni Alden kasi nakita namin dito sa movie na parang nawala yung hati ng kapuso and kapamilya. Kaya super, yes po, parang, super proud. Ang sarap. Ang sarap po ng, first, I'm very thankful to GMA kasi medyo ang haba po talaga nung naging proseso bago na, naging ganito. May hindi po ako makakalimutan sinabi ni Direk Cathy during the story ko, and when we were being interviewed by the TV crew, na nung nakita po ni Direk na magkatabi po yung mic ng ABS at GMA, sabi niya, ay, pwede pala. So, parang sana po ito yung mag-start, yes, ng collaboration ng different networks, different artists, actors na nasa isang project. Nasa isang project, magsama, and to be able to tell a good story to the audience. Let's see if this film becomes a big hit, which is more likely it will become a big hit. Siguro the next project should be in GMA, di ba? Kuya Nico. Sir, Kuya Nico. Nico, let's cross the bridge ng po. Mas mahabang usapan po, pero let's see. Well, speaking of the reason why we have Alden Rock certificate, is there Rock? Yeah, it's a Rock. Last year of October, I remember. Pero yes, sorry, di ba? Alam ko yan with the help of Kuya Phil Rojas. Phil Rojas, yung dada ni Amani, Tito Boy. Okay, gusto ko kita, ano, mga tita, ito gusto ko tanong yung other members. Sige po. Oo, let's start with Lovely. Hi, Lovely! At pwede mo sa amin yung Pratika muna. Wow, makakita. Hello po sa inyong lahat at sa tatatlong fans ko. Sa Lovely Nation, hello po. Hello po. Oo, Lovely Nation. Ganto ko lang yung role mo. Ako po dito, si Gina. Actually po, ikukwento ko lang po na sobrang OMG. Medyo naiiyak po ko kasi in-audition ko po talaga yung role na to kay Direk Cathy. Nung in-audition ko po yung role na to, sabi niya, okay, Lovely, go. Parang hindi man lang ako nagpakilala kay Direk Cathy, kaya grabe po yung kaba ko nung time na yon. And nung time na sobrang kabado na ako, yung anak po ni Direk Kizzy na untog po sa lamesa. Ngayon, sabi ni Direk Cathy, Lovely, sandali ah, mag-intermission number lang tayo. Sabi ko, mas okay nga po, Direk, medyo nawala po yung kaba ko. Nung time na yon, oh Lovely, nawala ba yung kaba mo? From the top tayo. Doon ko na po talaga ginalingan. Kaya sa awa po ng Diyos, nandito po ako ngayon sa Hilong Love Goodbye. Ako po ang representative ng mga taga Mindanao. Ilongga po talaga ako. Ilongga. Opo. Ako po ay isang sexy DH po doon. Na hanggang ngayon po naka-in character po ako. Ayun po. Thank you. What's your character name? I'm Gina po. Gina, okay. Oh, the lovely dental diva. Bye-bye. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa pagbibigay nyo ng oras. Ako po dito sa pelikula si Sally. Siyempre, alam naman po natin akong pinakamatanda. Sunod si Jeffrey Tam. So yung character ko represents yung mga medyo matagal na sa Hong Kong na mga DH. So ako yung parang ate nila dito, nanay-nanayan. So alam nyo na po. So kami nakaka-enjoy doon sa Hong Kong. Oo, tandem po kami dito ni Gina. Si Gina at saka si Sally, oo. Yes. Of course, bye-bye, Myro! Magandang gabi po sa inyong lahat. Una-una, nagpapasalamat po ako sa lahat po na nandito, sa lahat ng mga fans po na sumuporta, thank you po. At saka sa Star Cinema, na maging bahagi po ng movie na ito dahil isa talaga sa mga dream ko na makatrabaho po sa Direk Cathy. Hindi kayo nakakaba kaya. Ay, sorry. So ako po, yung character ko po dito, pinsan po ako ni Joy na bagong salta po sa Hong Kong. At dyan po natin malalaman sa pelikula kung kakayanin ko po. Kayanin! Okay, thank you po. Okay. Sa kabilang side naman tayo. Ang sinasabi ko yung kamatanda pa kaya alam mo din naman. Ikaw naman. Sunod sa'yo.
Jeff kita! Jeff! Magandang gabi sa inyo lahat! Mock national ka dito. Oo, di ba? Nag-blend ako, di ba? Hindi, pero ang role ko rito, syempre, OFW. Barkada ni Ethan at ni... Ano pangalan mo nga rito? Jim! Ang pangalan ko rito is Carlo. Ako yung manager ng bar. Okay. Yan, yun lang. Doon ko lang muna ibibigay. Baka ma-spoiler eh. Siyempre, takot tayo dyan. O, basta yun. And of course, Cholos! Ayan, sa mga laki charts ng Cathy Garcia-Molina movies eh. Ayan. Unang-una, good evening sa inyong lahat. At siyempre, maraming salamat at naging part ako ng pelikulang ito. I feel blessed na makasama ulit sa pelikula ni Direk, lalong-lalo na ilan na lang ito sa mga huling pelikula niya. So, ilan na lang din ito sa mga huling pelikula ko. So, baka... and siyempre, masaya ako na nakasama ko si Kathryn. Kung tutusin lahat ng pelikula ni Kat, nandun ako eh. So, nagkakamayo ko kung hindi man ako kasama doon sa movie. And siyempre, napakabait dito ni Alden at napakapayat niya dito. Ngayon. So, isa si Alden sa pinakamabait naming nakatrabaho. Kumbaga, yung ano eh, walang boundary kasi kung ABS-GMA. Basta lahat kami rito, nagsasama-sama para gumawa ng isang magandang pelikula. And ito, sinasalumin namin ang mga buhay ng mga OFW. Ang karakter ko rito ay si Jim, na napakalayo ng karakter sa akin sa totoong buhay, isang babaero. Ayan po. So, anong doon ba? Ano ka rin? Ba't meron? Malayo nga eh. So yun, medyo in-acting ko taga. Nag-workshop ako. Nang babae ako. Ay, thank you pala sa Eddie's at na-nominate din ako. Thank you. Kita-kita tayo Sunday. Alright. And of course, hello po, good evening to everyone. Ako pala si James and Blake, and ako si Edward, yung younger brother ni Ethan. Yeah, younger brother. So, and I'm really happy to be part of this project kasi we shot in Hong Kong, and Hong Kong is my hometown. I've been born and raised out there for 10 years. So, instead of going there to visit my dad, I went there for a shoot. So, yeah, and I really feel great with working with everyone here, tsaka shooting there in Hong Kong. Ayan, it's a pleasure. Maganda rin ang role mo dito kasi, ano bang pwede ng ikwento? Ayan, ako yung younger brother ni Ethan, pero people will notice na, syempre, there's a lot of younger brothers na nagiging kuya sa older brother nila. So, ayan, everyone has to watch it to find out ano bang nangyayari. Pwede lang kahit sino yung younger brother role, pero binigay sa'yo is... Thank you. Very, very important. Yes, yes. Okay. Thank you. Vaughn, sino lang? Yes, ito naman ang next na magtatanong ay si Kuya Alan Sancon. Ano ko, Alan Dionis na si Alan muna. Alan Sancon. May ilang subscribers na sa YouTube? 260k po. Parang, nag-classify pa yung 260k mo. Charles. Okay. Tanong ko lang po, sabi, balang nawala yung barriers ng GMA saka ng EBS. Kamusta yung promotion nyo? Magpo-promote ba si Alden sa Showtime? And then si Kathryn naman magpo-promote sa Itbulaga. May ganun bang peg na mangyayari for the promotion? Nico Del Rosario can answer that. Abangan na lang. Abangan na lang. Sige, change question na lang po. Pakikwento lang Kathryn and Danielle. Ay, Kathryn and Alden. Yung inyong experience dun sa first eksena ninyo, may ilangan factor ba? Or parang, how do you, yung journey nyo dun sa first scene nyo dun sa Hello, Love, Goodbye? The first time, yung unang-unang eksena sa Hong Kong, how was it, Kathryn? Weird. Sobrang weird. Apo, kasi syempre first, yung first scene kasi hindi siya rin madali. Yung first scene namin. So parang yung binyak. Binyak talaga. Sinadya ko na ang first scene would be their first scene also together in the movie. Yeah. So kasi nga 'di ba, sabi ko hindi ko alam paano sila together on screen. I have never seen them together on screen except yung story ko.
at yung aking look test. So, chinem po talaga namin na, in fact, nauna nga si Alden ng one day. Nandun na siya, pero hindi ko siya sinute, si Kathryn muna. On the second day pa, tsaka ako sila sinute together. Doon sa eksena, kung saan talaga sila magkikita. So, I would see kung ano meron sila. So, kung ano mapapanood nyo, yun po ang meron sila. So, weird yung eksena ka. Opo, malalaman nyo kapag pinanood nyo po yung movie. Pero, ano lang yung pwedeng i-share? Ano ba? Medyo mahirap yung sa akin po kasi pag napanood nyo. Ay, idol ba itong mga nagsabi? Ang hirap yung explain kasi ayaw ko. Pero, yun po, yung sabi nyo, Cathy, pag napanood yung movie, yung first encounter ni Ethan kay Joy, yun talaga yung first. So, kung ano yung... Swag seller ito, and chiki ka lang. So yung first, yun po. Nakakapanibago, pero naging okay yung sa first night at saka yung mga remaining days na po. So, sige. Masasundin natin dali Cathy, pero would like to hear from Alden kung tama po siya, same kayo ng sentiments ni Cathy. Yes po, naiintindihan ko naman po kasi may instances talaga kami ni Cat. Even kahit ngayon sa mall show. Meron talaga mga yung parang gulat mo sa parang nakakapanibago na well, I can understand ka. Naiintindihan ko po siya na medyo weird kasi parang for the longest time, si Daniel po yung nakakasama niya sa mga projects and promotions and like me po na I've been paired with a lot already. So, that's very understandable in terms of yung sa gulat factor ni Kat. Pero ako din po medyo nagugulat kasi yung first scene po namin together, medyo mabigat po siya. Kaya lang, sa sobrang in-character ni Kat dun sa moment, parang nadala po niya ako. So, hindi naman po nahirapan si Direk masyado shooting that scene. Ganun ba? Opo. pero kasi, ang ginaganda po kasi si Direk Cathy, lahat po ng scenes, walang malaki, walang maliit. All are treated equally. So, lahat ng scene is very essential to the movie, pinaghihirapan po lahat. Pero, nagulat po ako dun sa naibigay ko sa eksena. And sa naibigay ni Kat sa akin to help me with that scene. Hindi, trivia lang. Yun yung araw na ano. Ayaw na ni Kathryn. na ano na siya sa akin. Gusto niya na akong walkoutan. Second day. Kaya sabi ko ang rule ko sa kanya, lahat pwede mong gawin. Pwede siyang magalit sa akin, pwede niya akong murahin. She can do everything except walkout. So, tiniis niya ako. Kasi may nagbigay ng phone sa kanya. Eh, nakita ko. Eh, mabigat yung eksena. Siyempre, bunga nga ako. Tanggalin yan. Siya talagang parang... Kasi, ang hirap talaga nung scene for her eh. Pagod na siya. Tapos tinanggalan ko siya ng ano. So, nagagalit na siya. Nakikita ko nagagalit na siya. So, tinanong ko, nagagalit ka na ba sa akin? Sa niya, opo. In fairness kay Kathryn, talaga namang kailangan ko siyang pagod. Ay grabe, hilahod, labas dila sa pagod. Eh walang niya ako, tinanggalan ko pa ng phone. Ha? Naku, naawa kay Kathryn. So kinausap ko ulit staff ko, hindi pwede. Hindi pwedeng maawa kayo, mas maawa kayo kung hindi maganda ibibigay ng bata. Salbahe ko, no? Mag-iisa ka talaga. Ito lang, Vaughn, everyone, we will entertain questions from which continent of which ano ngayon tayo po? Middle East. So, Middle East muna tayo. We will entertain questions sa Middle East. Pasok? Wala, pasok. Hey, Middle East! Hey, Middle East. Sino po dyan? Nasa left. Kathryn and Alden, because we read an article about na-immerse niya kayo sa Hong Kong para naman mas kapag-ipaliwala yung pag-arte mo bilang yun na
DH dun sa building na role niyo. So, gusto namin malaman, with that experience, ano yung learnings na patutulit mo as an OFW? Na parang na-feel niyo, lalo na dun sa mga kababayan natin OFW dun sa home ko. Ang ganda naman ng tanong. Thank you. First time OFW? Kathryn? Opo. First. Yes, yung sa question niya po about sa immersion. Tama, nag-immerse po kami ni Alden. So, prior to going po to Hong Kong, si Alden, nag-bartending lesson siya. Kami naman, Cantonese lessons po, yung mga basic. Tapos, pagpunta doon, sa first night po namin, pinapasok talaga nila kami as waitress and as bartender sa isang bar na parang Filipino-owned by Direct or something. Yung manager, so natulungan kami para lang sabi ni Direk bago kami mag-shoot, medyo ma-warm up kami sa galawan, maging natural lahat. So, yun, na-experience po namin yun for a night. And then originally, sabi pa ni Direk, dapat ipapa-fly po talaga ako days before the shoot talaga para ipapasok talaga ako sa employer sa Hong Kong with our AD. Tapos, mamamasukan po talaga dapat ako, yun yung original plan. Pero medyo hindi po kasi naayos sa schedule kasi medyo kapos po sa oras. So, ginawa na lang ni Direk. Kaya naging mahirap po yung buong shooting, yung immersion ko habang sinushoot yung buong movie. So, yung pag-immerse sa akin sa treatment, kung paano ako kausap ng mga tao doon. Bawal ako tawagin Kathryn. Na-miss ko tinatawag niya akong Kathryn. Enjoy yung tawag niya po sa akin. And yun, yung buong, kung isang buwan kami doon, isang buwan na immersion yan sa akin, emotionally and physically. Kaya ang daming learning. Siguro, lalo ko na-appreciate yung mga OFWs. Nakita ko kung gano'ng napakahirap ng ginagawa po nila. Sa Hong Kong kasi mabilis, mabilis lahat kasi kailangan nila mag-ipon, kailangan ganyan. Parang after the movie, ito pong pelikula na to talaga binuo ako. Kasi mas na-open ako sa mga bagay, na sa mga nangyayari, na hindi ako na baby kasi buong shoot po. And grabe yung growth po and yung appreciation kung anong meron ka ngayon. Kaya okay na na-experience ko yun, pero okay na, parang mamatay-matay ako doon. Kaya saludo ako sa mga OFWs natin. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. First time to portray an OFW? Yes, parang first time po, if I am correct. Opo, first time. And sobrang happy ko po kasi parang there was so much time given to us to prepare for the role po. And sobrang nakatulong po yung immersion. Mas nakatulong po sa akin yung I was able to talk to the bartenders po dun sa mismong bar. Kasi tinanong-tanong ko sila, kamusta buhay dito? Parang napakabilis po eh, kasi papasok sila ng late, ng gabi hanggang madaling araw, matutulog sila sa araw, tapos papasok na naman sa gabi. So parang ang kwento nila sa akin was pag yung mga naiwan nilang pamilya sa dito sa atin, sa Pilipinas, nagugulat sila na ang laki na ng pinagbago. Like na yung mga anak nila na parang may nali-left out, may nami-miss sila because of the work, because they had to work. They have to work for their family. So, parang yung immersion po nakatulong sa akin kasi mas mabibigyan po namin ni Kat ng justice yung pagiging OFW. Na hindi po kami magmumukhang na inaarte. Inaarte lang po namin yung pagiging OFW kasi habang ginagawa po namin yung project na to, sinasapuso po namin na with this movie, the audience will see the struggles and yung kaligayahan din and yung good side of being an OFW. And kung gano'n na sila nag-evolve from dun sa nakagisna nating OFW na puro pamilya yung iniisip. Pero ngayon, based on research ni Direk Cathy and yung before gawin po yung script, is malaking factor na rin po yung pag-iisip ng mga nagtatrabaho dun ng sarili nila. It's more of self-love, more over the family. So with this movie, yun po yung ipapakita namin dito na struggle ng lahat ng characters. Na hirap ka na nga magtrabaho para sa pamilya mo. Ngayon, eto kailangan mo na rin problemahin pati yung sarili mo. Kasi parang sa ngayon millennials na eh. Very millennial na fast-pacing na, fast-moving na yung mga
nangyayari sa paligid. Minsan, nakakalimutan yung sarili. So, yun po yung na-discover namin na with the immersion that we did sa mga OFWs po na ang laki na po talaga ng pinagbago nila up to this time. Okay. Pasalamatan niya pa ng media ng Middle East, Alden. Maraming salamat po sa pagising po kahit madaling araw na po dyan. Pagpatawad niyo po. Tsaka po punta rin po. Punta po kami sa Dubai. And Abu Dhabi. And Abu Dhabi po. So we'll see you po. And Hong Kong po. Thank you. Thank you, Middle East. Thank you, Middle East. Makita kita tayo dyan. Wow, kala ko kasama siya. I think we're ready for UK. Hi, UK! Wow, UK. Hello! Hi, everyone! We're ready for you! Hello! So, I'm Kiara on behalf of TFC's K-World, and we're live here at the ABS-CBN Europe office. I'm here with my co-host, Jen, and meron lang po kaming mga questions from our K-tizens. So, based on your realizations, ano na lang po yung mga advice na maibibigay nyo sa mga nagbabalak maging OFW? And also, what's your message to the OFWs around the world? This goes out to the whole cast. Okay, bilang sila lang talaga yun kung kumubuka ng OFW. Let's start with Laal. Are you done? Pwede na silang sumagot? It's Kiara? Oo. Okay, I think we're... Yes, po. Doggy, advice sa mga taong gustong umalis ng bansa at magtrabaho abroad. Ang advice ko sa mga gustong magtrabaho abroad, yung dapat talaga pasensya. Kasi siyempre, yung lugar na pupuntahan natin, hindi naman natin agad alam kung paano natin pakikitunguhan, yung magiging amo natin. Dapat talaga mahabang pasensya at the same time talagang dapat nag-iipon. Kasi ang hirap po talaga maging DH. Nung time po na nagtatrabaho kami doon, feel po talaga namin na DH kami dahil malayo kami sa pamilya namin. Naramdaman talaga namin yung pangungulila, yung lungkot, nararamdaman namin doon. At syempre, yun, dapat iniisip po talaga natin ang sarili natin aside sa family natin. Syempre, yun talaga. Ngayon, iba na kasi family and sarili natin yung iniisip natin. Yun lang po, haba ng pasensya. And kung sino man ang gustong mag-OFW, why not? Kung yan ang makakatulong para maiahon nyo sa kahirapan ng pamilya nyo. Okay, thank you, lovely. Kai? Yes, I do. Would you alam mo yung kasi Filipinos are all over the world. Walang lugar na walang Filipino. So, I have family and friends, relatives na nagtrabaho abroad. Siguro, yung natutunan ko sa movie na to, yun, pasensya, tama. At kailangan pag umalis ka ng bansa mo, kung saan ka talaga, kailangan, at magtatrabaho ka sa ibang bansa, kailangan buo yung loob mo. Ang hirap na pumunta doon na iniwan mo yung iba mong dapat na nagawin dito. Alam mo yon, gagawin mo lang yon para sa pamilya mo. Totoo, marami talaga sa atin ang gumagawa nun, pero kailangan medyo buo talaga yung loob mo eh, na tama ba to? Kasi para sa akin, kung hindi buong buo yung loob mo sa pag-OFW o pagtatrabaho sa abroad, madedepress ka talaga. Kasi yung naranasan namin sa Hong Kong, as in, solid talaga. As in, solid talaga. Kaya, pag kano'y nagtatanong talaga sa akin, hindi lang kami, lahat kami, as in, kahit mga staff, si Direk, as in, lahat kami. Yung ginawa namin doon, hindi siya madali. Doon namin talaga na-appreciate na, hala, ganito pala talaga. Ganito pa talaga yung buhay. Kung mahina kang tao at susubukan mo magtrabaho doon, kung hindi talaga buo loob mo, hindi ka talaga magtatagal. Kaya sobrang bilib kami. So yun lang mapapayo ko. Tsaka siguro, ano talaga eh, dasal ka lang talaga ng dasal. Oo, yun talaga. Kasi nga, mahirap. Lalo na yung sa Hong Kong ah, yung DH. Kasi DH talaga lahat eh. Sa bahay ka talaga, as in, so yun. Buo talaga dapat loob mo. Pata pa si Mai, pero would you encourage based on doon sa character ng Mai? Opo. Ano ang character ng Mai?
may papayag ko pa sa gustong mag-OFW kasi po lumaki po ako na ng OFW. Mahigit na po 28 years na po siya sa Japan. So hindi po talaga kami nagsama sa isang bubong. May advice ko po sa inyo na hindi po talaga magiging madali yung OFW, yung malayo ka sa pamilya mo, at saka yung paghihirap at pagsasakripisyo mo na buhayin yung pamilya mo dito sa Pilipinas, at saka yung pamumulila, yung mismo yung pamilya mo dito. Tapos parang ngayon po, masaya ako na nasuklian ko na yung sakripisyo na yun. At sobrang proud na proud ako sa nanay ko. Sa lahat ng mga OFW, saludo ako sa inyo dahil hindi mahirap ang ginagawa nyo. At ngayon na parang nag-OFW na din ako dito dahil ako lang po yung dalawa lang kami. Tapos yung pamilya ko nasa probinsya. Kasi yung nanay ko nasa Japan pa rin. So para yung ginawa niya ay na, hindi naging mahirap sa akin na pumasok din sa character ko dito sa Hello Love Goodbye dahil nga po eh. Yung youngest character dito na nung pinakabata, di ba? Opo. So point of view ito ng isang naiwan naman ng isang nag-OFW yung kinikwento mo ngayon sa amin, di ba? Yung naiwan ng pamilya. Opo. Yung nanggagaling sa kwento mo. Okay. So hindi mo kahangkulin siya, may half brother po kasi ako doon, so marami pa pong dapat planuhin, hindi po siya madali. But you're praying na mabuo kayo na? Opo naman po. Nice. Joros, ano, Jeff? Would you encourage Filipinos to work abroad? Yes, of course. Lalo na kung kagaya ng sinabi ni Lovely na kung tingin mong yun ang makipag... Ano? na kung tingin mong yun ang magtataguyod sa pamilya mo, why not, di ba? Pero ang masasabi ko lang, mahirap maging OFW. Lalo na kung, yun na nga, kung hiwalay ka sa pamilya mo, tapos ang kontrata mo, tipo mga dalawang taon, so dalawang taon mo hindi makakasama. Pero ako, masasabi ko sa mga OFW, sobrang saludo ko. Dahil... yung hirap nila, yung pagod nila para kumita ng pera at magtrabaho para sa pamilya nila, eh talagang binibigay nila para lang may maiuwi sila sa pamilya nila sa Pilipinas. So, yun lang masabi ko, saludo ko sa lahat ng OFW sa buong mundo. Correct, correct. Thank you, Jeff. Joros. First of all, good day to all the... Wow. You can have a cup of coffee together, huh? Anyways, message ko para... katulad ng natanong ninyo, anong mensahe namin sa mga OFW, saka mga planong maging OFW? Unahin ko lang yung dun sa mga planong maging OFW. Kumbaga, sa akin kasi you should set your priorities muna sa buhay mo. So, kung anong ano, Diyos, pamilya, then everything else, kung ano man yung priority mo, yun muna ang gawin mo bago ka mag-commit sa isang bagay na katulad nito. Dahil kapag papasok ka dito, sakripisyo talaga yung ibibigay mo rito dahil una yung pagiging kumbaga kasama mo yung pamilya mo, hihiwalay ka sa kanila, hindi biro yun. Kumbaga madali siyang isipin na dalawang taon lang, tatlong taon, pero ano yung magiging impact nun sa mga anak mo, sa asawa mo? So dito matatakil yung mga ganong issues. At sa tingin ko, mga sasabi ko naman doon sa mga OFW ngayon, siguro, isipin natin yung tayo ba nagtratrabaho para mabuhay o nabubuhay para magtrabaho? Kasi may difference yung dalawang yun eh. And kailan mo masasabi enough na ang isang bagay? Totoo na lahat ng OFWs natin, mga bayani yan. Dahil yung sakripisyo yung binibigay nila para sa pamilya. Pero kailangan alam din natin kung... kailan yung medyo hinay muna, pahinga, step back muna, or whatever na kailangan gawin. Dahil hindi natin kailangan magpakamatay masyado. Kumbaga, hindi natin kailangan masyadong kumayod. Ang kapalit nun, masisira na yung pamilya mo. Kapalit nun, yung kalusugan mo. Kumbaga, yun nga, nagtratrabaho ka ba para mabuhay o nabubuhay ka para magtrabaho? Pero, katulad na sinabi nila lahat, saludo kami sa lahat ng OFW at hindi biro ang ginagawa ninyo. Kaya, thank you. Dasal lang lagi. And para kay Lord lahat. Ito, he knows every... parang di ba, magkano'n... Ano po? Parang nagalun ka pala sa hindi OFW. OFW dito. I can say na, well, it's a sacrifice working abroad. And na-realize ko din nung, I have two siblings kasi, younger sister, older brother. Yung sister ko nasa Hong Kong.
tapos yung brother ko nasa States, tapos yung family ko nasa Pampanga. So parang for me, I mean like 2 hours away, 2 hours away lang yung family ko, Pampanga. Pero yung sister ko, mas farther pa, tapos yung brother ko mas malayo pa. So that's when it, you know, hit me na parang, you know, you just have to cherish every moment you have with your family, no matter what. Yung parents family ko na? Si mommy lang. Yung dad ko nasa Hong Kong. Okay, so medyo, would you encourage? Kasi, Oh, yun lang. Everyone said it na eh. Pero for me, yeah, just cherish every moment you have with your family members. Kasi as an OFW, you know, you don't know when's the next time you'll see your family member. Diba? You're so far apart, diba? So, ayan. Would you encourage? Well, basically po, siguro sa mga, this is more of a message dun sa mga gusto or nagbabalak or yung mga may plano talagang umalis ng bansa para magtrabaho. It's really more of a freedom of choice. It's really up to you. Walang iba makakapag-desisyon nun sa sarili mo, kundi ikaw, hindi pamilya mo, hindi kaibigan mo. Pero sobrang laking tulong ng pagdadasal kasi yun yung magdadala sa'yo kung saan ka dapat mapunta. And with what I've learned from this movie, yung mga OFW, sobrang aspirational and sobrang inspirational ng mga buhay nila sa ibang bansa. Well, not hindi lang sa Hong Kong, pero all over the world. Kasi sila yung tinatawag natin mga bagong bayani, ang OFWs. And given a chance to be able to portray a role that can magnify the knowledge of OFWs all over the world, is an honor already. So, itong pelikula lang to is pagpapakita namin ng kung gano'ng kakulay ang buhay ng mga kababayan natin nagtatrabaho abroad para sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Buong mundo pala makaka-relate sa pelikula ito. Buong mundo po. Perfect world kung may nasaan may Pilipinos. Yes, opo. And parang with this, we are sending a message, a beautiful message that is, of course, there are struggles being an OFW. Kasi ako, based on my point of view, parang pag sinabing OFW, ang papasok agad sa akin is mahirap magtrabaho, malayo sa pamilya, malungkot. Pero yung nagawa po namin dito sa Hello Love Goodbye is something na pinakita namin yung kabilang side. Yung saya, iniwan man ng mga OFW na nagtatrabaho natin mga kababayan, yung pamilya nila, meron din silang na-discover na bagong pamilya kung saan sila nagtatrabaho ng bansa. So, yun. So, parang with this movie and yung mga roles na pinortray po namin dito, I hope na magkaroon ng realization yung mga kabataan especially. Kasi no, pabata na po ng pabata ang mga OFWs ngayon. So, at ito, it's a bit of an insight kung ano yung magiging experiences nila and kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila and kung ano yung mararanasan nila kapag umalis sila ng bansa para magtrabaho. Kasi makikita namin sa pelikula. It's all in the movie. Joy! Pili ko si Joy ako. Ito sa mga nag-America, diba? Talaga? Saan sa LA? Sa LA. Wow! Ipapasok sa LA. Ang hirap, sobra. Kung ako, tatanungin kung encourage ko, depende. Depende sa'yo. Kasi hindi ko masasabi na para siya sa lahat. Like ako, na-experience ko po siya for a month, tapos masasabi ko na hindi to para sa akin. Kasi may mga, of course, ang daming opportunities abroad, pero marami din dito, siguro tayo, sinasabi lang natin na kung gusto natin maka-earn, gusto natin ganyan, ang dami talagang opportunities abroad. Pero huwag natin kalimutan, meron din dito, kailangan lang ng konting ayos. Pero yung sinabi ko kanina, swerte yung mga iba na nag-OFW na nakuha yung pamilya nila, nakuha yung nakaipon para sa ano, pero hindi po siya para sa lahat kasi hindi siya madali. Dapat pag pumunta ka doon, buo yung loob mo na, okay, gusto ko to at gagawin ko to dahil gusto mo, hindi dahil kailangan. Kasi ayaw mo at the end of the day, sisihin mo na, okay, pumunta kasi ako dahil kailangan nila eh. Pero ang ending, malungkot ka. So, ikaw naman yung magsasuffer, nakaipon ka nga, pero di ka naman masaya. So, wag din natin kalimutan i-consider yung gusto natin, choice natin, and kung ano yung kailangan. Kasi, napakahirap po. And, kung buo yung loob mo, and then,
willing mo pagdaanan lahat yun, may malaking naghihintay sa yung prize talaga. Pero hindi siya para sa lahat. So, hindi para sa lahat. Kasi ako parang 1 month lang po kami sa Hong Kong, pero grabe yung pagka-homesick, grabe yung lungkot, para kang yung alam mo, hindi ka makatulog ng maayos kasi nami-miss mo yung kama mo, yung pamilya mo, and all. So, tanong mo sa sarili mo kung is it worth the sacrifice, and if you really need it, and if you really want it. Nice! Thank you. And of course, Cathy, to summarize. Ako sana, hanggat kaya, hanggat may nakikitang paraan kung paano kumita at buhayin ng pamilya sa sariling bansa, sana gawin muna. Kasi napakahirap talaga yung lumabas ng bansa para iwan ang pamilya. But of course, not all OFWs go out of the country para sa pamilya. Merong iba kasi yun ang pangarap nila. And that's okay. Living your dreams, following your ambitions, no problem. But for the ones who had to leave para may mapakain sa pamilya, isang mahirap na gawain yun. But dahil dun sa research na ginawa namin, among the Filipinos I have talked to, halos lahat sila, kung meron lang choice, they wouldn't leave. Ako, nandito ako sa industriyang to para rin akong OFW. Wala lang talaga, hindi lagi sa ibang bansa, but I'm not with my family always. So I know how it feels, more or less. And being there in Hong Kong for a long time, more than 1 month, it is really hard. So saludo ako sa inyong lahat. Pero yun na nga, hanggat sana makahanap kayo ng paraan to stay with your family, do it. Makahanap ng pag-ibig sa ibang bansa. Oh! Kasi meron na kayo. Thank you, UK! Salamat! Thank you! Salamat po! Thank you so much! Thank you, okay. Okay, back to you. Yes, mga nasa abangan nyo rin ang screening ng Hello, Love, Goodbye dyan sa Euro. Kailan sa Euro? Meron tayo sa August 4 sa Norway and Denmark. Meron din tayo sa August 10 and 11 United Kingdom. August 10 sa Finland, August 11 sa Ireland, France, Austria, Italy, Malta, and Germany. And September 1 and 9 sa Spain and Greece. Okay, we're down to us again. We will answer the more questions. Ay, saan doon si Alan? Sige, bako si Alan, si Jerry muna. Si Jerry na. Sino ba? Everyone's excited. Ang daming gusto magtanong. Doon na lang sa mga co-stars nila sa Hong Kong. Kumusta yung pakikibanding ninyo kina more on yata kay Alden dahil palang si Kathryn na ano. Oo, kung baka inihiwalay. Kumusta? Ay, pero yung mga babae, syempre nakabanding nila si Kat. Kumusta? Joros? Yung paano nyo nakabanding at yung pakikitrabaho nyo kay, ano, kay Alden at saka sila kay Kat. Sorry po. In other words po ba kung paano sila tumakas sa akin habang sinabi ko huwag kausapin si Kathryn? And then, something like that. Ibuking na ito. Dahil kasi si Derek Cathy, pinagbawalan kaming kausapin si Kat. Si Kat nagmamakaawa na sa amin na kausapin namin siya. So, ano, sabi namin ni Jeff, bayaran mo kami kung gusto mo, ano. 2.5 per, ano. Nagtaga mo yung per time namin. So, ayun, nakapag-shopping kami ni Jeff na marami. Hindi, joke. Hindi, syempre sumunod kami kay Derek na medyo tinabla muna namin yung si Kat. Kahit yung tumitingin si Kat sa amin na malayo na parang paiyak na, kausapin niyo naman ako. Tapos, mas sinasadya pa namin na kapag nag-uusap-usap kami as a group, hindi namin siya sinasama sa grupo. Nakakaawa talaga siya. Pero naaawa talaga rin kami sa kanya. Pero kasama si Alden dito ha? Kasama si Alden. Hindi, si Alden pwede namin kausapin. Okay. Oo, pwede siya. Kami nga lagi magkakasama na nina Jeff. Pero si Kat, talagang utos si Derek, masunurin kami talaga ni Jeff. So sumunod kami. Para maramdaman talaga ni Kat yung pagiging mag-isa. Kasi yun yung character. Masunurin kayo? Ha? Sino yan? Guard! Guard, meron pong ano. Marshall, oh. Hindi, pero yun yung character ni Kat. Para makatulong naman din kay Kat.
Kumusta kay Alden? Ganun nga mas napalapit kayo. Dahil kumbaga... Ay, sa amin ni na Alden naman, ano, magkakaroon kami... Actually, kami nila Alden, bali, taping friend lang naman talaga siya. After nitong movie, wala na, hiwa-hiwalay na kami. Hindi, biro lang. Hindi, walang biro. Ang masasabi ko sa taon to, napakabait. Kasi first time namin ni Joros makatrabaho. Actually, bago kami dumating na Hong Kong, tinanong ko na to. Sabi ko, Jo, okay ba si Alden? Mabait ba? Ano ba? Mayabang ba? O ganyan. Sabi niya, hindi ko pa rin nakatrabaho. Pero tingnan natin. Pero... Yung first ano kagad? Wala na. Parang close kami kagad eh. Unang meet namin tatlo ha. Sabog ka rin. At kagad kami. Tapos saka ano. Pero binantaan ko naman si Alden na mag-ingat ka kay Jeff. Medyo kailangan nating pakisamahan yan. So, pero ang galing naman yan na pakisamahan. So, nag-jive kaming tatlo. So, mga almost 3 weeks kami magkaka-roommate eh. Parang plano na nga namin mag-live-in dito pag uwi eh. Hindi lang kami pinayagan ng mga asawa namin. So, Oo. May konting story po kami na lumabas din sa social media, pero isang gabi po, nagkwentuhan na late na kami naka-uwi from taping. Tapos chill-chill, laro kami Mobile Legends si Joros, sa si Jeff, nagma-magic-magic doon, ginukunan akong video. Nagamit po ako doon sa mga video ni Jeff. Pero ginagawa ko po yun bilang isang kaibigan. Nagkwento kami na nakatakot, tapos wala lang. Parang nagpakitaan kami ng mga pictures na, para mga paranormal pictures. Tapos ang ending ano? Nilabas po namin yung mga kama namin sa sala. Tapos sa tabi-tabi po kami natulog lahat. So sobrang nagtakotan kami. At hindi lang... Nakita nila nilalabas ko na yung mattress. Mattress talaga. Mahirap ilabas yung mattress. Nilalabas ko na sa kwarto. Tapos doon ako matutulog sa sala. Tapos sumunod to. Nilabas din yung kutsun niya. Nilabas ko. Doon ako sa sofa. Tapos nag-pray kami. Nag-pray pa kami bago ay matulog. Tapos from that moment, doon ko po na-realize na nakahanap talaga ako ng mga tunay na kaibigan dito sa movie na ito. So pwede ba bumali? Akala mo lang yun. Akala mo lang yun. Mga tunay pong mga ginagamit po sa video. Joke lang. Kaya ang dami mong views dito eh. Ano no? Kaya ang dami mong views. Alam mo, ginagawa ko yun para sa fans mo din. Wow. Alam mo hindi totoo yan. Alam mo hindi totoo yan. Nakasubscribe ba kayo sa ano? Ang laki ng kinikita nyo. Ikaw kung batuhin mo ba naman ako ng kutsilyo sa show mo? Ito ba natuwa? Okay. Hindi nakakay naman. Sa kailang side naman. Banding. Ako naman po, first time ko po nakatrabaho si Kat. Eto na po. Eto po, magkakabookingan na po ng very light. Very, very light lang naman po. In-invite ako ni Kat mag-workout. Workout, si Lively cycling daw. And never pa po naranasan ni Lively mag-cycling. Eto na, nilapitan ko si Alden. Sabi ko, ga, nag-iimbita si Kat mag-cycling. Kaya lang ga, mahal, 295 Hong Kong dollars. Eh alam niyo naman po kami doon, per dime lang po. Ay ga, sumama ka, banding nyo yan. Eto ga, 500 Hong Kong dollars. Ah! Meron pang sukli. Eto na ngayon. Eto na, niyaya ka to. Sabi ko, Ate Kai, sama ka na. Kasi ano, syempre hindi ko pa kilala masyado si Kat. Baka mamaya, alam mo naman ako, makulit ako. Baka ayaw niya ng ganyan. Oh, hindi ko kaya, 40 na ako. Ang hirap-hirap ng spinning. Pero, ano pero joy! Oo. Eto na po. Sige, wala. Tsaka nagtitipid tayo. Binibinigay na pera si Alden. Sige, alam mo na. Huwag mo ibalik yung sukli. Oo, tagtaga mo naman ng 100 Hong Kong dollars. Tagtaga mo na 100 Hong Kong dollars. Sabi niya, okay, sabi naman ni, di ba? Okay na kahit wala kayo ibigay ng sukli. Oo, di ba? Sana dinagdagan mo na. Tinodo mo na 1,000 para may pangmalyan. Eto na po ngayon. Nag-spinning na po kami. Eto po pala si Kat. Malay ko ba na napakagaling mag-spinning? Hala, ganyan. Si Lovely po, syempre gusto magpakitang gilas na athlete, ganyan. Super ganyan. Pag nakatingin, super ganyan ako. Pero pag hindi po nakatingin, lumalawit na po yung dila. Tapos tumitingin siya sa akin. Sabi, kasi gano'n, pala napagalitan kami. Kasi ito, Ate Kakay, kaya mo yan. Gusto ko. Sabi ko, Be, ang hirap naman talaga nito. Siga, taga-push na push, ganyan. Sabi talaga nung instructor, umalis dun sa stage. Can you please stay quiet? Sabi sa aming tatlo, sabi niya, huwag ka nang maingay. Ito naman, dito mahimik na kami. Ganyan siya ng ganyan. Sabi niya gano'n. Tapos, sabi niya, pag tinitingnan ko siya,
Te, para sa 500, sayang. Laban! Laban! Next ko lang, dila! Isa pa ulit, sabi niya, ay ga, sama ka sa akin pala Pilates, Lagray, kung tawagin, si Lovely, hindi rin naka-experience, go, push, Lagray. Sabi ko, magkano kaya yun? Okay lang ga, ako nang bahala magbayad. Sabi ko, yes, pasok na naman sa banga. Libre na naman to, go na to, push! Eto na ngayon po, pagdating doon sa Lagray, ah, may social media. Sabi ko, naku, makasama ko sa social media, laban na to. Nung nandun na po kami, ang good for two po pala ni Kat na binayaran niya, dapat pangalan lang niya. Hindi dapat ka-join ng pangalan ko kasi syempre credit card niya siya lang. Kinausap niya, Pilipino, sabi ko, patay, wala talaga akong pera nun ga. Sabi ko, patay, wala talaga akong pera nung time na yun. Kung ano man mangyari, utang-utang muna, alam mo na. Sabay tayo sa utang-utang, tapos yung bayad, tsaka-tsaka na. Eto na ngayon, kinausap yung Pinay ga, pumayag yung Pinay. Ayun, dun kami nagkaroon ng bonding na sobra ni Kat na talagang... Iba. Ito sa Sona. Oh, ito na sa Sona. Go! Baka hukula ka 3 hours. Yung Sona, nag-Sona kami. To, maaga na pack-up. Tikay, Sona kami. Ganyan. Kat, kami ito. Ito na. Eh kasi, syempre tayo mga Pilipino, hindi naman tayo sanay sa mga pagpupunta sa mga Sona. Kahit sa Japan, di ba? Sa Onsen, di ba? Nakaubad lang. Di pasok kaming ganyan. Naka-ano kami, naka-underwear kami nila, may na. Uy! Oh! Naka-shot ka! Ito pa lang kung masama sa pagpapanti! Ano? Mas malala kung hindi ka magpanti! Naka-sando ako na sa short! Di, kayo rin nakapanti! Siyempre pagpasok namin dun, yung mga Chinese, so, wala naman akong problema sa mga ano tao dun. Pagpasok lang namin ganyan, titinitin na kami, ano itong mga babaan ito? Bakit nakaganito? Nang short pang gano'n sa... Tapos ito na, ipumasok na dalawa. Talagang... All the way! Ito, may! Kawan-kawan! Sabi ko, bukan pumawa! Natin ito bansak! Natin ito bansak! Kalabang pa'y ng Pilipinas! Kapakaano ka? Nandito tayo sa Hong Kong! Sabi niyang gano'n. Tapos yung babae talagang prenteng-prenta talaga yung isa. Oh, di ito na, kumukha ka pa talaga sa akin! Nakaharap talaga sa amin! Yung mukha talaga ni Mino! Sabi niya, Kakay! Hindi talaga niya pigilan! Ang sabi pa niya ng Ate Kakay! Sabi mo, Ate Kakay, magubat na! Hindi kami makapag-react kasi pag sabay-sabay kami apat tumawa ng malakas, mag-visit yung nandun. Tama. Hala, sige, tiniis na lang namin, humiga pa talaga yung paa nandito at yung mukha ko nandyan sa kalat. Diyos ko, ang gubat na mapanglaw, Lord. Talaga. Eto naman po, last na lang po kay Alden naman. Alden, syempre. Tulungan, syempre. Alden, katrabaho, ganyan. Sabi niya, go work out tayo ga, pagkatapos ng shooting, laban. Sabi ko, sige ga. O, 24/7 ng mga gym doon, naganap kami. Hanap-hanap siya, wala siya manap. Sige ga, nag-ano na ako, okay na yung 24/7, may nakita na ako. Nagrenta ng grab a car doon, bongga! Parang palimusin, pinasakay ako ni Alden. Sabi niya, ga, gusto ko kasi, maganda yung sasakyan mo, ganyan. Wow, bongga si Lovely, feeling ano. Yes, kasi hindi na naman ako magbabayad, diba? Laban, pop, video pa kami, hi, we're here at Kineme, ganyan na. Eto na ngayon, nasa gym na kami. Ga, ito yung gym mo, 6th floor. Pindot ng 6, ayaw. Sabi ko, gabat ayaw? Tama ba talaga ang gym to? Oo, gao nakalagay, gym, 6th floor, ayaw. Baba na naman kami sa ground floor. Doon kami napunta. Pinindot namin ang 9th floor. Umokay, so akyat kami. Pag akyat namin ng ganyan, nakalagay, club. Sabi niya, ga, hindi tayo pwede makita rito. Sabi ko, hayaan na natin ga. Pagbukas, ballrooman pala, dadalawa lang ang tao. Laban! Eto na ngayon, pagbaba ng 9th floor, sabi ko, excuse me, 6th. We're going to 6th floor. Okay. Pinadaan po kami dun sa daanan ng utility. Pagdaan doon, napindot namin yung 6th floor. Okay. Pagtingin po namin sa magkabila ang pinto, sarado. Sabi ko, nakalak pareho. Nakakarinig ako ng pang-gym na music. Alam niyo naman si Lovely pag pang-gym. Katok ako, hey, open the door! Pagbukas, banyo pala ng mga girls. So, ibig sabihin po, yung gym na yun, de-member card po pala yun. Hindi ka makaka-access. Kaya hindi kami ma-access sa 6th floor pag walang card. So, sabi ko, ga, dead man na. Workout! Diba? Ganyan lang po ang kwento namin. That's all. Thank you. Anday! Kasi to, tsaka may kasalanan kami direct, tumakas kami na isang gabi. Iniwan po nila ako. Kung hindi, sumama ka, pero nakikinig lang siya. Tapos, sa kwarto ko yun. Ngayon lang pa na malalaman ni Derek. Tapos na kasi eh.
Lagot! Pero dali kasi mabait kami. Doon lang kami. Tapos nagpaalam kami kay Mama Ten. Kasi ang kasama ko sa kwarto, si Mama Ten, tsaka si Sam. Tapos, so alika na doon lang tayo, magchikahan tayo. Tapos bumali ako ng isang bote ng wine lang, no? Red wine, ganyan. Chika-chika lang kami. Ito, dumating. Gutom na gutom. Tapos, okay na kami. IF. Tapos, sabi ko, gaaw, ano ka na dyan, nung wine? Yung bot, yung glass wine, ay, tama, wine glass, di, ano siya? Sabi ko, oh, naawa ka ba? Punong-puno. Si Sam atay nagbuhos, si Sam ganyan. Tapos, siya, nakikinig siya, nagkwekwentuhan kami, ganyan. Tsika-tsaka na, tsaka, ano to, behave, nakikinig lang. Eto na. Hindi ko malaman sa'yo, oh, naawa ka ba? Dire-diretso siya, ganyan. Ubus lahat yung isang. Ay, pamakatikin ni Lovely ng wine. Kaya, nagkwekwentuhan kami, gaganyan na siya, ga, yung ano ga. Lasing na kayo. Tapos, sabi sa amin ni Kat, lagot tayo, kailangan 11, nandun na ako. Kasi malaman ni Ate Kizzy. Sabi niya, oh sige, okay, meron pa tayong 20 minutes. So, keme. Oh, impunto, direct, 11. Pasok na dun sa kwarto, alis na. Tapos, hindi kami masyado, as in chikahan lang, naglaro kami. Tapos, kasi nga, grabe talaga, bawal namin siya kausapin. Tapos, pag nagchichikahan kami, kunyari sa set, gaganon lang sikat sa amin. Naku, kakay, kayo pala yung hindi sumusunod kay Direk. Naku, tigilan ko! Gusto mo magkwento ako? Gusto mo bang magkwento ako sa mga pinagagawa niyong tatlo doon? Ano bang pinagagawa namin? Naku, ay, may mailabas mo yung mga video. Sige. Hoy, may, nakalimutan mo. Nung naligaw ka, sino tumulong sa'yo? Eto pala. Nung naligaw ka sa Hong Kong. I-share na lang natin. Oh. Si Maymay kasi nagpasama sa amin ni Jeff doon sa Team Shatsu. Team Shatsu. Team Shatsu kung ano. Tapos sinamahan namin. Sabi niya, okay na ako, iwanan niyo na ako dito. Kaya ko na. Sabi pa namin, May, nakakaligaw dito. Hindi mo mababasa puro Chinese. O di iniwan namin sa Team Shatsu. Nag-Mongkok kami. Tapos pagkapunta namin Mongkok, mga wala pang isang oras, tumatawag na sa amin, nawawala. Kaya, nawawala ako. Hindi ako makabalik ng hotel. May bakit nag-decide kang mag-asawa magpunta? Kasi may minit siyang parang cute na guy. Hoy, hindi, kuya! Parang t-shirt siya. Wala, hindi lang ang kong. Hindi po, hindi lang po talaga kami makasakay ng taxi kasi hindi po nila naiintindihan ko ano yung ano namin yung location. Paano yung sinasabi mong address Chinchansu? Hindi naman naiintindihan yung Chinchansu. Hindi yung hotel! Ma'am, magpupunta kami sa Chinchansu. Kasama ka ng May. Opo. Ade, actually kasama niya yung PA niya. Tapos nun, na-meet namin yung isang staff ng Star Cinema. Kasi may ginawa kaming ano eh, parang promo eh. After nun, ay sige, nagpapasundo si Maymay, balikan natin. Binalikan namin, sinama na namin yung staff. Saka kaya para at least may kasama na siya pauwi. Sumama so, naman po kayo kasi so, kailangan po siya yan. Iyan o. So sinamahan niya. Si El pala yun. After 30 minutes, pare-parehas na sila nawawala. Hindi rin pala niya alam yung pabalik na hotel. Okay. Thank you for that, Jerry. Thank you, okay na. Thank you, Jerry. Right now, ready for si Alan muna, no? Before the question from USA, Japan. Ay, question, nasagot ba namin yung tanong? Parang, okay. Parang okay naman, hindi naman detail. Hindi naman nasagot, pero sa dami na share niyo. Ayan, can you share the mic kay Alan? Alan, be honest, please. Oo, tanong ko si Kat. Ay, nabungasan na yung mga taga-UK. Natulog na ibang taga-UK, oh. Yung sabi lang, tagal naman. Oh, okay. Ang haba kasi nung chika ni Joros. Ay, di ako si Lovely yung mahaba. Oo. Kat, anong unang reaction ni DJ nung sinabi mong mga kapartner mo si Alden sa movie? Anong sabi niya? Tapos sa abroad pa kayo magsushoot? Siyempre, nagulat. Kasi ako din nagulat po nung miniting ako nila Enang tapos sinabi nila na si Alden nga kung tanggapin mo itong project si Alden yung makakapareho mo. So right after the meeting, sinabi ko po yan kay DJ and sinabi ko rin na kung tanggapin ko to medyo matagal mawawala kasi locked in po kami talaga dun sa Hong Kong. So hindi naging madali naman po.
mahirap para sa amin pareho kasi for 6-7 years kami yung magkasama sa trabaho. So kahit nagtatrabaho kami abroad, okay kasi kayo yung magkasama. Iba ngayon na nahiwalay kasi yung 3 words to forever. Locked in kami sa Ormoc pero hindi po ganun katagal. Tapos yun, pumunta siya and more a family movie. So hindi siya naging madali para sa amin pareho. Naging malaking adjustment po siya, lalo kay DJ. Pero hindi siya nagkulang sa suporta. Na dun ko siya lalong na-appreciate kasi nung first week ko, yun yung sinabi ko po na umiyak ako noon every night kasi gusto ko na magpabook ng ticket pa uwi kasi ayoko na itapusin yung movie kasi hirap na ako. So kausap ko siya noon every night. Tapos nakikita niya kung anong nangyari sa akin. So nangyayari, hindi din siya nakakatulog dito kasi nag-aalala siya sa akin. So, sinabi na lang namin, basta mag-updatean parate pag sa shoot, kinonfiscate din yung phone ko. So, oh my God, paano mag-update? Tapos may, lalo pag mabibigat yung scene, which is madalas, bawal ako masyado sa phone, so hindi ako naka-update sa kanya. So sabi niya, pupunta na lang siya, nadalawin siya. And nung pumunta siya, medyo heavy scene po nun. So ginawa nila, tinago siya sa akin. So, hindi ulit kami muna nagkita. Tapos nung pumunta siya doon, di naman din siya pwede pumunta sa set kasi medyo weird yun. So, malaking adjustment po. And hanggang ngayon, nag-a-adjust. Pero yung lesson lang siguro na natutunan ko, yung trust. Yung sinasabi ko lang parati sa kanya, tiwala, yun lang. Kasi nahihirapan din ako magtrabaho kung alam mo yung mabigat sa loob mo, ganyan. Hanggang sa end, nag-uusap po kami and then ngayon, full support siya, especially nung na-meet niya si Alden. And alam niya na nandito si Dear Cathy, kasama ko si Mama, andito si La Joro, so wala siyang dapat ipag-alala. So yung naging challenge lang po sa amin kung yung matagal pong maghiwalay, yung ganun katagal, ay super hirap. Kaya, supportive siya. All out po siya dito sa movie. Ganda naman ng kwento mo. Oo, ganda sa diretso, ha? Maganda ang flow. Tapos, pero before niya na-meet si Alden, ano yung billing niya sa'yo? Bago ka pumunta ng Hong Kong, bago kayo mag-shoot, may sinabi pa siya sa'yo? Sabi lang po niya yung mag-update. Kasi gusto niya yung napakaano ng communication kay DJ. So, pag-break or kung may ano, mag-update lang. Alam mo, hindi naman yung kailangan magka-text kami the whole day. Pero yung alam na lang kung okay ako, ano nangyayari. And then, si Mama madalas, kung confiscated yung phone ko, si Mama siya dumidiretso. So, minsan si Mama, si DJ tumawag, kung bawal yung phone, mapakisabi, ganyan. So, hiramin ko phone ni Mama. Kapag FaceTime ako sa mga sa pamangkin ko, ganyan. So, para siya, na-deprive ako sa ganun ka-open at communication. And si Direk, si DJ, dumidiretso din naman kay Direk kung pwede siya pumunta, kung pwede ba ako tumawa nung araw na yun. Tapos, yan. Okay, so the first few days, nag-a-updatean kayo. Kailan kinonfiscate at pinagbawal ni Direk Cathy yung pag-uusap niyo sa phone? Yung una po, yung sinabi ni Direk Cathy na may nagbigay sa akin ng phone. Yung sa first few days. Ah, dun siya nagalit. Kasi kiningi ko yung phone ko nun, si DJ text ko nun. Kasi alam niyo, kailangan ko siyang ilabas kasi bawal kumuusap sa akin. So kailangan may paglabasan ako na, kaya nung kinuha, parang galit na galit ako kasi yun na lang yung way ko, yung tao na nakikinig na ikipag-usap sa akin. Yun yung una. Second, yung pong scene namin, yung nasa trailer, yung I love you, yung ganun. Yung sa Pierre po, yun yung isa. Yung isa yung sa scene kasama yung wala dito yung eksena ko na yun. Basta pag may heavy scene. Yun yung mga bawal ang phone. Opo. So nakiusap po kay Direk, pwede ba Direk gamitin ko yung phone, no wifi. Kailangan ko lang, makinig na lang ako music para lalo ako malungkot. So yun yung nag-ano namin. Parang meet halfway. Okay, you can use your phone but no communication for music lang. Oh, so talagang tinorture ka ni Direk Cathy. Bawal ka na makipag-talk sa mga co-stars mo. Bawal din makiphone kay DJ. Bawal din ako kausapin ng mga crew. Ah, pati crew? And staff. Oh, buti hindi ka na aning-aning dun sa Hong Kong, no? Wala akong kumakausap sa'yo. Na-aning ka talaga. Iko-correct ko naman yan. Pwede siyang kausapin ng staff ko at ng ano, pero business only. Hindi pwedeng chika. Personal. She can't be happy.
Yeah. Anong feeling mo dun, Kat, sa ganung style? Ano yun, direct method ba yung gano'n na ginagawa? Effective ba yun sa kay ano sa pagginagawa mo kay Kat? I don't know how you'd call it. I won't call it anything. I just felt like I needed to do it kay Kathryn. Sabi ko nga, di ba dun sa napanood nyo, si Kat, bata pa lang artista na. She has a fairly good life. Ma, hindi sila naghirap, hindi sila, alam mo yun? So, ano ang definition niya ng pain and suffering? Malayo sa kung ano ang definition ni Joy. Then, ano sabi ko kay Kat, anong gagawin mo? Aartehan mo lang ako? Di ba anak? Yun ang sinabi ko sa'yo. Iaarte mo lang lahat to, then nobody will believe you. So it has to be real. You have to know how it feels. You have to know ano ang pain ng OFW, ano ang suffering nila. Until you do that, you cannot be Joy. So ang tanong mo po, kayo po ang judge when you watch the film. Because ako, ayoko magsalita. Oo, tapos kahit yung ganun yung klaseng torture na naranasan mo, sabi mo, munti ka na mag-give up, gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Ano yung nagpabago? Paano nagbago yung isip mo at nag-stick ka sa movie? Paano ba? Kasi yung setup po nang sa, parang nagtira kami sa apartment hotel style. So, ka-roommate ko po doon, yung AD namin, Ate Kizzy, yung isa naming second director, mama ko, tapos ako mag-isa sa room. So, every night parate, pagka-pack up, wala kang ibang gagawin doon kundi mag-phone ka or isipin mo kung anong nangyayari sa'yo. So, madalas yun yung ginagawa ko. Nagmumuni-muni ako. And then, kinakailang usap kami ni Direk na kailangan, I won't be nice to you. Sabihin niya, I won't treat you like ibang-iba. So, tinanong niya kung willing ka ba and gusto mo gawin kasi hindi to mag-work kung hindi mo gusto. And inakap ko na lang po. Inakap ko yung role. Tinanggap ko yung panibagong challenge and yung push po ni DJ na gawin ko to kasi alam niya na ginagawa lang to ng lahat para magawa ko ng maayos yung role. And I made the right choice kasi yung mga tao na tuloy nakapaligid sa akin, sila yung walang ibang gusto para lang mabigay ko yung sa role. So, kung tatanungin niyo po kung nakatulong, yes, sobra-sobrang nakatulong. Pero hindi siya naging madali. Hindi siya yung paraan na gusto ko. Kung may choice ako, hindi yun yung sasabihin ko. Direct, arte ko, magpo-focus ako. Pero iba talaga yung mabibigay kapag ganun. So, hindi po lahat gusto yung method, kung yun man yung tawag doon. Pero napakalaking tulong yung buong experience para magawa ko yung si Joy. Yes. And then kahit nung ano, pakwento nung finally pinayagan niya si DJ dumalaw, di ba? So, ang laking ligaya nun sa kalooban mo nung bumisita na si DJ. Ano nangyari doon? Pero hindi pa rin pwede pumunta sa set, bawal pa rin. Kasi dapat parang 20, yun yung alam ko na dalaw po si DJ. And napaaga pala siya. Siguro nakikita niya na mabaliw-baliw na ako. So, sige, isa-surprise ko na lang si Kathleen. Kaya pala, kinonfiscate din yung phone ko para hindi ko makita sa social media kasi may mga nagpo-picture sa kanya sa airport. So, yun yung isang reason to motivate me. Hindi ko makita at saka hindi ko makita na pupunta siya. Kasi, yung shoot namin, nalaman ko na darating siya mga 2 days before siya dumating. Tapos, ang eksena namin, yun sa pier, yung napakahirap na yun, napakahaba. Ilang pages yung script, Carms? 10? No. Nine. Well, wow. Nakapaawa sa Academy, ha? 9 pages of dakdakan. Linyahan. Linyahan. Oh. At hindi simpleng linyahan. Para siyang bearing of soul type. Eh, nalaman ko, buti men, hindi ko alam sino nakachismis eh. Si Mami ba? Parang nasabi niya na, may nadulas lang. Ano? Pumunta si DJ? No, talagang hindi pwede. So, tinawagan ko si DJ, tinexto si DJ, you cannot come. I said, Dij, magpapalit ka ng flight mo or basta hindi ka pwede makita ni Kathryn that very day. Buti na lang, the next day, medyo light, kaya pwede. Sa isang araw lang na. Eh, hindi na-move ni Daniel yung flight niya. So, ang usapan, sa akin siya pupunta. So, nung araw na nandun siya, siyempre, preparation to, lumabas na sa social media, may nakakapture na kay Padilla.
So sabi ko, Pookie. Sabi ko. Ano po? Ay, na-stop. Ay, na-stop ko sarili ko. One syllable lang. Sabi ko, hindi pwede. Masisira talaga. So si Mami, sakto. Eh si Mami nagulat, hindi rin niya alam pala na that day darating si ano. So kinutsaba ko na si Mami, sakto naka... hindi siya bawal sa phone cycle. Safe tayo kasi walang social media si Kathryn. So pagdating ni Daniel sa akin dumiretso, kasama ko si Carmi dun sa ano, eh katapat namin kwarto ni Kathryn. Eh ang ingay na pa. Ang ingay ni Padilla sa ikaw, puta ragis ka. Andiyan lang sa tapat ko. Eh tapos maya-maya, lumabas si Kathryn, nagpunta dun sa katabi namin. The housekeeping, huminyo ang basa. Oo, oh, sabi ko, sikat. So talaga para kami mga tanga doon. Tapos nung aalis na kami, pull out na. Eh dahil nga tapat namin, tatimingan ko pa kasi baka biglang lumabas si Kathryn. Nasa likod ko si Daniel. So pag wala, clear, tara, para kami mga tanga. So pag... Oo nga, kasi nga, nasinabi ko na lahat, walang magsisquill na nandito si Daniel. So si Daniel naman, all the time na nagsusok ko doon, tanong, tapos na po ba? Ano pong gagawin ko dito? Ano ka ng tokwa? Kasi magluto ka dyan ng pansit kanton. So, tinago mo siya for a day? Ganun ba yun, Dere? Yes, nakita niya si Kathryn. The following day? No, pagka-pack-up. Ah, pagka-pack-up. Nung pwede nang sumaya si Kathryn. Ah, bilang naitawid na yung, ano, yung eksena. Oo. Also, actually, I would like to take this opportunity to thank Daniel for supporting at si Mami. Sobrang hirap kay Mami kasi anak niya eh. So ang inaabuso ko at pinahihirapan ko ay yung anak niya. Pero alam naman niyang para rin sa anak niya. Thank you, Mami, and thank you, Daniel. So yun yung parang reward mo, ano, Kat, nung araw na yon after nung heavy scene, super heavy na scene, yun ang reward mo nung dinalaw, nung nakita na kay DJ finally. Super! Oh my God! Pinareward nila na, Daddy! So, sabi na yung pagka-pack-up niya, oh, sige na, may naghihintay sa'yo. Oh my God! So, binigay yung phone. So, pagdating sa hotel, tumatakbo ako, anong room sa akin? Yung sa video, yung super tumalon ako, yun talaga. Kasi, surprise po yun talaga. At saka, dyan, napaka-genuine ang pagka-miss ko sa kanya nun. Kaya lahat yun, yun yung story behind that video. Aww. Ang galing. Okay, teka, EJ, kay ano direct kasi pa rin? Direct, may, kasi siya pinaabangan dito kung may kissing scene yung Kat din. And ngayon pa nga lang, di ba, parang pinag-usapan na siya na mayroon daw malalang ganun, halikang magaganap. Ano yung totoo? Kanina ko pa inaantay yan. Di ba? Alam kong parating yan eh. Oh. Hindi ko yan sasagutin eh. Kayo naman, ang pangit naman na, hoy, manood kayo, may kissing scene dito. Hoy, manood kayo, walang kissing scene dito. I will not do that to the film. Anyway, hindi naman yun ang selling point ng pelikula. Whether they kissed or not, it doesn't matter. The movie will stand on its own. It is a beautiful story. Wow! Naitawid mo rin, ha? Okay, thank you, Derek. Okay, thank you kay Alden, ha? Alden. Yes, Salita. Anong pakiramdam mo ngayon muna? Nandito ka sa ABS-CBN, may pelikula ka sa Star Cinema. Ano yung actually nararamdaman mo sa puntong ito? Kasi kahit even before pa po ako mag-artista dito, fan na po ako ng Cathy Garcia-Molina film, especially One More Chance. So, talagang, and hindi lang yun yung napanood ko mga pelikula ni Direk, marami pa. So, parang dream come true for me. Pinangarap ko po talaga na maka-arte sa camera ni Direk Cathy kasi fan po ako ng mga pelikula niya. And nung unang, actually hindi po ito yung unang pagtapa ko sa ABS. I was 14 when I first came here. And nag-audition din po ako sa mga reality shows ng ABS-CBN before. And pero ngayon na parang doing a project with Star Cinema and being here in ABS. Medyo overwhelmed, parang naninibago. Siyempre parang hindi ko po in-expect na magiging posible na isang GMA actor ay makakatapak sa ABS-CBN. And I'm really thankful for the opportunity given to me, especially to GMA for letting me do this film. Masaya po ako. Wow! O tapos anong pinaka-discovery mo kay Kat nung working with her for a month sa Hong Kong? Ano yung mga nalaman mo sa kanya, pagkatao niya, ganyan? Gusto ko po na nag-share kami ng the same passion towards acting. Na meron po kaming kinuha ng isang eksena. Na inabot na po kami ng 10 hours of shooting it kasi mahirap po talaga yung eksena. Pero after that, pagod na po lahat. Pero si Kat, parang she wanted more.
So parang with that sabi ko, wow, that's passion, that's an actor wanting for more in her. So na-inspire ako, parang sabi ko, ang sarap naman magkaroon ng katrabaho ganito na parehas na mahal yung ginagawa. Mahal yung ginagawa nila. I'm very much in love with acting. A lot of people know that. Siyempre, especially mga close sa akin. And si Direk Cathy po, parang the way she handled us, kami ni Kat, na parang meron pa palang higit kaming kailangan malaman sa mga sarili namin then kung ano yung alam namin. So, nagpapasalamat po talaga ako na nagkaroon ako ng experience na ganito kasi pakiramdam ko po parang nadagdagan po yung kaalaman ko bilang aktor. Kaya anong sabi sa'yo ni DJ nung nag-meet na kayo finally? Meron bang sinabi? Anong... Opo, kasi DJ din po, nagkikita rin kami pag mga events and hi hello lang. Eh, ito nga lang po, medyo mas personal kasi nakatrabaho ko po si Kat. And the first time we've met po talaga officially na nag-usap kami was, kailan ba yun, Kat? Nung pumunta po si DJ sa tent ko. Hindi po sa Hong Kong. Hindi po kami nakita doon. Nakita pero nakahiyaan po kami, syempre. May ganun po talagang instance eh. Mabait po si Daniel. Talagang nag-congratulate siya, nag-congratulate niya yung pelikula. At nagpasalamat po siya na inalagaan ko rin po si Kathryn. So parang ang gaan lang po nung pelikula kasi wala po kaming nasagasaan na kahit sinong tao dito. And masaya po kaming nagawa yung pelikula at natapos po namin yung pelikula na ng peaceful, very peaceful set. At hindi na po kami makapaghintay na mapanood nyo kasi maganda po talaga yung nagawa ni Direk Cathy sa amin. Thank you, good luck. Yeah. Thank you, Dima. Thank you, Alan. We're now ready to entertain questions from Japan. Sana kising pa sila. Japan? Ewan ko nga. Yun. Dalawa na lang yun. The Middle East? In fairness, sa Middle East, buong buo, ha? Oo. Ayan. Ayan na yung ano, from Japan. Damari ka sa ama? Charot lang. Did this movie give you a better appreciation of OFWs in Hong Kong and other parts of the world? And how? Mukhang natutulog na hata, nagising niyo ba? Recorded naman pala, sinulog mo. Parang ginising niyo ba? Parang magtanong, inistorbo niyo ba? Okay, parang did this movie give you a better appreciation? Nasagot na yung question. Okay, next. O, makakatulog ka na. Next, Japan. Hey everyone, my name is Austin Castro from California, and I want to know, what do you hope is going to be the main takeaway from this film, especially for those who are overseas Filipino workers? My name is Austin Castro from California, and I want to know, what do you hope is going to be the main takeaway from this film, especially for those who are overseas Filipino workers? Main takeaway. Yeah. Last question. Para sa inyong dalawa, maraming fans dito sa Dubai. Ngayon, syempre, isa sa mga tanong nila is, kailan ba kayo bibisita dito? And the other one, which is syempre more related sa ating magiging movie na i-screen dito sa UAE very soon, ay ano ang mensahe ninyo para sa mga OFWs para sa movie na ito? Sagot na rin. Pero iba yung din natin, no, Mother EJ, sa mga nakalaisip. May sasagutin ka. Yes, August 9, nasa Dubai. August 10, nasa Abu Dhabi sila. Personal sila pupunta niya. Yes, personal sila pupunta. Okay, I think we are now ready. Okay na, no? This is the time where we thank the press. Everyone na nandito. Na hindi na uubos ang tao. Alas na. Yes, oo. Kaloka. Lovely. You are so lovely. I like you. Would you like to thank them tonight for coming? And invite support. Hello, love. Maraming salamat po sa inyong lahat na sa lahat po ng pumunta, nagbigay po ng oras at panahon. Maraming salamat po mula po sa puso namin yan. And syempre po, iniimbitahan po namin kayo na manood at syempre na ikalat
ang movie na Hello, Love, Goodbye sa July 31 na po. Directed by the Cathy Garcia-Molina po. Yes, congratulations! And of course, Love, Goodbye! Yes, marami pong salamat sa lahat po ng pumunta ngayong gabi and sana po aasahan namin kayo on our premiere night and sa first day sana po panoorin nyo na. Sa July 31 na po showing ito, Hello, Love, Goodbye from Star Cinema, of course, and directed by the one and the only Miss Cathy Garcia-Molina! Maraming salamat po sa lahat na pumunta, sa lahat ng mga fans na nandito po ngayon. Thank you po sa lahat po ng mga... Sa lahat ng mga press po, maraming salamat po. Sana po supporta niyo po ang Hello, Love, Goodbye, directed by... Chef! Maraming salamat po ulit sa lahat ng press na dumating. Huwag niyo po kalimutan, July 31 na po. Hello, Love, Goodbye. At syempre, directed by the one and only... Direk Cathy. At syempre, Alden Richards and Kathryn. Ayun. Basta supportahan niyo po. Ito, sure ako, magbablockbuster to. Thank you, Chef. And of course, Joros. Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat. At supportahan po natin ang Hello, Love, Goodbye. At... Itong pelikulang ito, sana ito na yung mag-unite sa ating lahat. Wala nang istasyon-istasyon. Ano lang to, kumbaga isang pelikula na maganda para sa ating mga kababayan at sa mga OFW sa ibang bansa. Thank you for another good story. Sina Ate Carmi sa grupo nila, nina Direk Cathy. Ate Carmi, sa lahat ng bubuo nitong pelikulang to, maraming salamat ulit. Thank you, Jason! Thank you all for coming tonight, and we hope we answered all your questions. And ayun, hello, love, goodbye. Come to the theater soon. Maraming salamat po. Thank you, and of course, Alden! Yan, sa pagpapanood niyo po ng Hello, Love, Goodbye, mararamdaman niyo po ang puso ng lahat ng taong involved sa paggawa nito, from writers to actors, director. Yung storya po na ibibigay at ipapaikikwento po namin sa inyo, isang storya na madadala niyo po siguro ng pamatagalan, lalo na po sa mga kababayan nating OFW. July 31 na po, malapit na malapit. Thank you so much to Jimmy Management. And of course, yes, thank you so much po to my home network, Jimmy, to of course, Miss Gigi, and to all the bosses po, kala FLG. And sa lahat po ng tumulong sa akin dito, of course, Kuya Phil and Sir Roxy, thank you so much for Tuinang, to Carmi, to Miko, to everyone, siyempre, for Kat, who accepted to do a project with Alden Richards, siyempre, nagpapasalamat ako sa iyo, Kat, for letting me in. So, thank you, and hindi po kayo magsisisi dito sa Hello, Love, Goodbye. Napakaganda pong pelikula. Maraming salamat. Thank you, Alden. And of course, the phenomenal box office queen, Kathryn Bernardo! Maraming salamat sa Love It Along. Thank you. Alam nyo, simula nung nilabas namin yung teaser, simula nung actually story ko, napaka-positive ng energy and ng response na nakukuha namin sa mga tao. So, maraming salamat sa unity. Salamat sa pagmamahal sa isa sa lahat sa amin, especially sa amin ni Alden. And salamat dahil sinamahan nyo kami na naiintindihan nyo na kailangan namin gawin to para sa growth naming lahat. So, thank you for understanding. Thank you dahil naging open kayo doon. At sana ituloy lang natin itong pagiging positive. Yung, alam mo, nag-reflect sa lahat. Masaya tayong lahat. And yun, sana magustuhan yung pelikula. July 31. Yeah, this is it! Sana po sa pelikula! Katapon ko lang, sorry, nakalimutan ako pong magitin. Si Mizel po. Mizel, kung nasaan ka man. Leo Marie. And to Leo, of course, maraming salamat po for this film. Thank you. Yeah! And of course, we're happy! Medyo mahaba-haba to, ah, saglit lang. Kaya nga, iibahin ko to ng slide. Maraming salamat. But thank you very much sa lahat ng press. Alam niyo na kung gaano ako at home sa inyo. Kaya kahit mga pangit nasasabi ko, kahit magmura ako nasasabi ko sa pagiging at home ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga fans, sa lahat. At sabi nga ni Kathryn, maraming salamat sa pagtanggap sa pangarap ni Kathryn din bilang artista. At maraming salamat po sa lahat ng aking cast. Alam niyo naman na kahit gaano kaliit ang role niyo, I never treat you as that. I would always love the small roles because that
yun yung totoong nakakapagpasaya sa pelikula. Hindi mabubuo ang pelikula without all of you. Thank you sa suporta. Kay Mami Min, at of course, maraming salamat sa magandang kwento, Ate Carmi. Kay Inang, sa GMA, maraming salamat sa pagpapahiram kay Alden. And Catherine, thank you very much for trusting me. Kahit alam kong pinahirapan kita, alam kong naging mahirap para sa'yo, but I'd like to see you July 30, pagkatapos ng pelikula. Tingnan mo kung galit ka pa rin sa akin. At siyempre, maraming salamat kay Alden. Ako po ay marami nang nakatrabaho sa 27 taon ko sa show business. This is my 25th film. And I have worked with so many actors na mababait at magagaling. Alden is one of them. Wow! Nung naki, sabi nilang Alden, sabi ko, taba lang. Pero sabi ko, mukhang marunong umarte tong batang to. Wow. Nagkamali ako. Hindi siya marunong, magaling siya. Aww. Thank you, Dan. At napakabait na tao. You are already a winner. Tanda, oh. Inaway ko siguro ng todo yung direct ko, yaga nyo lang iyak. Okay, so at this point, we'd like to request everyone on stage to please for the photo op. Direct, may iyak something to say pa? Last na lang, sa mga lahat ng manonood, wala naman pong direktor o kahit sino magsasabing, manood po kayo, pangit ang pelikula namin. I will not say that, but I will not say this is a beautiful film. I want you all to say that. Sana kayo po, husgahan niyo po ang pelikula, panoorin niyo po, July 31. Okay! Hello, love, goodbye, the 31st of July from Star Cinema. Ayan, tayo na po tayo, isang group yes, photo. Group photo. Yes, one. Yes, at this point, Mother DJ, gusto po namin acknowledge. What at this point? Yes, at this point, gusto po namin acknowledge. Ating mga partners, Magnolia Ice Cream, thank you so much. Front row, Beauty Term, Juicy Cologne, and of course, the Hong Kong Tourism Board. Thank you so much. Ayan, sa pinakamahabang press con ito ever. The most pinaka-well attended. Okay. Na isang na press ko dito. Again from Star Cinema, thank you all for coming tonight. I understand pwede pang ma-interview at ang cast. Layo eh. Kailangan zooming. Ito na yan. Patayin ko na itong mic. Wala na eh. Sa kaliwa. Maraming salamat po mga pamilya. Hello, love, goodbye. July 31.